Good day. My name is Nuega. At nandito ako ngayon sa Mount Banahaw. Today is April 9, Easter Sunday. Happy Easter Sunday. Ang topic na i-discuss ko ngayon sa aking vlog na ito ay tungkol sa kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Maraming hindi nakakaalam kung ano talaga ang katayuan ni Kristo. Ang iba ay sinasabi tao, lalo na sa mga iglesia, ng mga relihiyon na tao daw siya. Ang iba ay sinasabi na propeta daw siya. Pero ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Siya talaga ang Panginoon at tunay na Diyos. No? Pero, sa mga nakakaalam, ang Panginoong Hesukristo hindi nagsimula doon sa pagkapanganak kay Birheng Maria. Matagal na siya nag-i-exist sa simula pa lang. Bago itinatag ang lupa, bago itinatag ang langit, kasama-sama niya na ang Ama at ipinanganak siya ng Ama sa bosom ng Ama na sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon, yung anak ng Ama, dahil ang Ama Espiritu, nanganak ng Ama ng Espiritu rin. Kaya yung anak na yon na Espiritu, yun ang nagkatawang tao dito sa lupa na hinanda ng Ama ang isang katawan para doon siya pumasok, para makapasok sa sandibutan. At yung Espiritu na yon, Espiritu Santo, pumasok sa Birheng Maria at ipinanganak ang Panginoong Hesukristo sa laman. Kaya nasasabi ko na siya'y nagsisimula pa lang sa umpisa, ito ang sinasabi ng mga awit sa banal na kasulatan. Sa Proverbs po ito, ang sinasabi, chapter 2, verse 7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ng anak ng Espiritu. So ang anak niya, Espiritu din. Kaya yung Espiritu na yon, yun ang kalagay ng Panginoon sa Kristo, anak ng Diyos. Anak ng Diyos Ama. Ang kay Maria naman, ipinanganak sa laman, anak siya ng tao. So, ang sabi dito, pinanganak siya. Ang sasabihin ba ng iba na ang Diyos nanganganak? Bakit hindi manganganak ang Diyos? Eh, walang imposible sa Diyos. Nagagawa niya lahat ang mga imposible. No? Kaya, yung mga iba na nagsasabi na, ay, walang, ano, hindi, ang Diyos ba nanganganak? O ano? Nanganganak ayon dito at si Kristo, ang Panginoon, ipinanganak sa bosom ng Ama. Ngayon, dito sa kalagayan nating ito, no, dapat nating malaman na ang Panginoong sa Kristo, bago pa lang itinatag ang langit at lupa, ay nandoon na siya. Pero siya ay Espiritu. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito, nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo ay matagal nang nag-i-exist, no? Nakasama ng Ama. Babasahin ko ngayon ang Proverbs, ang kawikaan or kawikaan na chapter 8, verse 22. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa nung una.
Ako'y nalagay mula nung araw, mula sa walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nalabas nang wala pang mga kalaliman, nang walang pang mga bukal sa gana sa tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay na ako, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni mga parang man ang pasimula man alabok ng sanlibutan, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng mga bundok, ay nandoon ako. Dito, nagpapatunay, dito sa sinasabi dito sa kawikaan or proverbs na nandoon na ang Panginoong Hesukristo. Nasa simula pa lang ay magkasama na sila ng Diyos Ama. Kaya nga, sa pangapaniniwala, no, ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon at Diyos. Para sa akin, siya ay Panginoon at Diyos ko. Kagaya nung sinabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko. No? Sa mga nagduda sa kanya, nung bandang huli, hindi na nagduda, no? Nagpakita siya ng ebidensya na ang kamay niya ay may butas, ang sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, huwag tayong magkaroon ng conflict kasi bakit dalawa ang Panginoon? Ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo. Iisa lang ang Panginoon. Ayon sa banal sa kasulatan, iisa lang ang Panginoon. Kaya naging Panginoon ng Panginoong Hesukristo dahil sa ginawa siya ng Panginoon ng Diyos Ama. No? Makikita dito sa banal na kasulatan na nakasulat dito na ang Panginoong Hesukristo ay kinreate ng Diyos Ama, no? Kaya walang conflict kasi ang Panginoong Hesukristo ay Diyos din, ang Diyos Ama ay Diyos din dahil ang Panginoong Hesukristo nanggaling mismo sa Diyos Ama, pareho sila. Pero isa lang ang Diyos, pero doon siya nanggaling kaya siya ay Diyos din. At kinikilala siya ng Diyos Ama, no? At ito yung mga bagay-bagay. Ang sabi dito sa Acts 2, verse 36, no? Ito, babasahin ko sa Tagalog. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong Jesus na inyong pinako sa krus. Ang kausap dito ni Pedro, si Pedro kasi ang nagsasalita, ang kausap niya dito, yung mga Hudyo, mga Israel, na nagpapako kay Cruz. Kaya kung umpisahan natin dito, sa verse 34, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, dapat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. So, ito nga sa pag-aaral ko rin at narinig ko rin sa mga salita ng mga ibang mga nagpapaliwanag tungkol sa Biblia. Dalawa ang Panginoon ni David. Ang Panginoon ni David, Diyos Ama, at ang Panginoon niya, si Kristo sa future. Kasi dito, umupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. No? Pakatalastasin ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos ang Panginoon at Kristo, itong si Jesus, na inyong ipinako sa krus. Kaya ito, yung mga nagpako kay Kristo sa krus, nang marinig nga nila ito, ay nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ang sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kinakausap dito ni Pedro, ang mga Hudyo at mga Israel. Hindi ito yung Gentiles, yung kabuuan, no?
na magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo. Ang sinasabihan niya, yung mga pumatay kay Kristo, mga Hudyo, magsisi kayo ng inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo. No? So, itong bautismo na to, iisang bautismo lang ang dapat. Ang tunay na bautismo ay yung sinasabi na mismo sa bibig ng Panginoong Hesukristo na nagsabi siya, bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa mga apostol, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa Espiritu Santo. Kaya Trinity, no? Lumabas tuloy Trinity. At ang mga bagay na to, hindi ito oneness, Trinity ito, no? At yung sinasabi ni Pedro na bautismohan sila sa pangalan ni Hesukristo, yun ay patungkol sa mga pumatay sa kanya na mga Hudyo. Ang kausap niya kasi doon, mga Hudyo na pumatay kay Kristo. Ang sinabi niya, bautismohan, magpabautisma kayo sa pangalan ni Kristo. Ngayon, hindi komplikado yan, no? Kasi, ang sinasabi, yung bautismo na sinasabi ni Pedro at sinasabi ni Kristo na bautismo, doon ako maniniwala sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo na bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Trinity. Yan ang tunay, no? Pero iisa lang ang bautismo. Kaya dito sa pamamagitan ng mga bagay na to, matatarastas natin na ang Kristo nga ang talagang dapat sa dahil ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan ng Ama sa kanya, sa silong ng langit na lahat ay luluhod sa kanya dahil ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan kay Kristo. Pero hindi nangangahulugan na nawala na yung Ama. Nandiyan pa rin yung Ama. No? So, ang kapangyarihan ngayon na kay Kristo na, no? At ang Ama, standby na lang 'yan. Sa ibang araw, tatanggap, idadali na lang ng Kristo sa Ama yung mga nagawa niya para ibigay na sa Ama yung pinagagawa niya. Kaya ako ay nagpapaliwanag ngayon, nag-interpret ako ayon sa banal na kasulatan, no? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, ang mga bagay na to, pinapaunawa ko lang sa inyo. Pag nagkamali kayo ng doktrina ng inyong relihiyon at hanapin nyo, saliksikin ninyo ang Biblia para makita nyo, ang sabi ng Biblia, seek first the kingdom of God. Hanapin nyo muna ang mga bagay-bagay ng mga kaharian ng Diyos. Kasi kung magkamali tayo ng pagtapak o pagpasok sa isang reliyon na mali ang doktrina, ay hindi tayo makakasali sa millennium, sa 1,000 years sa pagbabalik ng Panginoong sa Kristo. At yung mga nagkamali ng mga pag-aakala nila na sa kanilang doktrina, yun ay hindi mabubuhay sa panahon ng 1,000 years. Ang pipiliin lang doon yung mga naniniwala kay Kristo. Ngayon, ang topic na isusunod ko ngayon ay tungkol sa Biblia. Ang Biblia, totoo, 100% totoo ang Biblia. Ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia, ito'y ginawa ng tao, pero ginawa ito magmula pa kay Moses, sa mga propeta, at itong muli, sila Pablo, ng mga apostol, ginawa ito, pero ito ay nagsalin-salin na. At saliksikin ninyo ang Biblia kasi nakikita na sa Biblia ang lahat-lahat. Present, past, and future. No? Kaya kung ang Biblia sa pamamagitan ng banal na Espiritu, saliksik nyo ito, ay nandiyan dyan na ang mga pagpapala, good health, blessings, at yung pangangailangan sa lupa, ang inyong mga pangpinansyal. No? Kaya, masasabi ko, at isa pa, ang gusto ko ipaliwanag dito, ang katayuan ng kalagayan ng Mahal na Inang Birhing Maria. Ang Birhing Mahal na Inang Birhing Maria, hindi yan Diyos, no? Pero dapat din nating respeto dahil siya nga ang pinanganak sa kanya, ang Kristo sa laman, no? At yung nakikita na sa Israel na nangangaral, yun ang Kristo sa laman. No? Anak ng tao yon. Pero ang nasa loob ng katawan na yon,
Yun ang espiritu ng Kristo na sinauna pa nung Ama na hindi pa gawa ang langit at lupa. Yun na yun. Nag-i-exist na siya noon at siya ay nagkatawang tao lang dito. Ginawan siya ng Diyos nung katawan para doon siya pumasok. At yun nga ang pinanganak ng mahal na Birheng Maria. Kaya para sa Birheng Maria, irespeto natin, wag nating anuhin. Kasi ang hiwaga ng Birheng Maria, hindi nyo alam kung ano yung hiwaga ng Birheng Maria. Maano nyo yun sa vlog ko, sa mga nakaraang vlog ko, kung ano talaga ang hiwaga ng Birheng Maria. No? Kaya dito sa ating mga pag-aaral ngayon, pagsisharing ngayon, ay inasabi ko na sa inyo na mga kababayan ko at mga kapatid na talagang ang tunay talaga na paniniwala, ang tunay na Diyos talaga, hanapin nyo. Dahil maraming nagsilitaw ngayon na mga bula ang propeta. At yun na lang ang sinasabi ni Kristo noon na magkakaroon talaga ng mga bula ang propeta. Kaya nga, kayo, mga kapatid, pumunta kayo, magsaliksik kayo, makinig kayo sa mga bagay-bagay na pwede rin kayong makinig sa Katoliko, pwede rin kayong makinig sa Born Again, sa Iglesia ni Kristo. Kaya lang, hindi dapat sa atin, mamulot lang kayo, kunin nyo lang yung mga importante. Lalo na, na ang Kristo talaga ay hindi tao. No? Pag nagkamali kayo, na ang pananaw nyo kay Kristo tao, hindi kayo makakasama sa millennium, sa 1,000 years na mabubuhay. Kaya, makinig kayo, ang talagang Kristo ay Diyos at hindi tao. No? Yan ang sinasabi dito sa banal na kasulatan. No? Kaya ako nga ngayon ay nandito ngayon at ako'y magtatapos na sa aking lecture na to dahil ako naman ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ako'y nagsalita sa inyo ng message. No? At ako'y panoorin nyo ang mga last vlog ko sa YouTube para sa ganon ay maunawaan nyo pa kung ano. Basta ako, sinishare ko lang sa inyo ang aking kaalaman, maniwala man kayo sa hindi, okay lang. Basta sinishare ko lang sa inyo, no? Ang aking kaalaman para makilala natin ang tunay na Diyos, no? Kaya, ako'y nagpapasalamat na sa inyo para sa ganon, magkaroon tayo ng mga sunod na vlog, mauno ang pinaparating ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyo. God bless. Amen.